And the Best Actress Award goes to... Ang pagkalabog ng mga drum sa loob ng Araneta Coliseum ang halos sumira sa eardrum ni Kate. Idagdag mo pa ang paglakas at pagbilis ng puso niya na para siyang aatakihin habang naghihintay sa resulta na sasabihin ng MC. Isa siya sa limang nominated na Best Actress sa taong ito, kaya hindi niya mapigil ang pagkalabog ng kaniyang puso. Goes to Alessandra Martinez! Bumagsak ang balikat ni Kate nang marinig na hindi ang pangalan niya ang natawag sa stage. For almost 4 years, hawak niya ang titulong Best Actress. 3 consecutive years siyang nakatatanggap ng trophy. Pero ngayon, nakuha na sa kaniyang titulong yon. Everyone congratulated her that night. Ngumiti siya sa harap ng madla at hindi nagpahalatang mabigat ang loob niya sa nangyaring pagkatalo. Dahil alam niyang pagtatawanan lang siya ng mga co-actress niya. Pero tuluyang sumabog ang damdaming kanina niya pa kinikimkim nang makarating na siya sa kaniyang condominium unit. Leche, Kate! This is what I told you! Kung hindi ka sana pumayag na maging top ambassadors ng mga beauty essentials at mga designer brands na yan abroad, edi sana hindi na wala sa kamay mo ang award na yon! Will you please shut up, Mama? Pabalik na sigaw din ni Kate sa ina na si Olivia. Sumama kasi ito sa awarding night kanina dahil syempre, nag-expect na naman ito na siya ang magiging best actress ngayong taon. At heto, sumama pa rito sa kondo niya para bungangaan siya. All of her life, palaging nakasubaybay sa kanyang ina. Palaging ito ang kasama niya sa bawat achievements na nakukuha niya. Through her ups and downs, ay nandyan ang kaniyang mama. Pero ito rin ang nagiging dahilan kung bakit nape-pressure siya sa buhay. 3 years ko naman pong hawak yung award ah. Bakit kayo nagre-react ng ganyan, Mama? Marami pa namang achievements na darating sa akin. Yung pagiging top ambassador ko sa ilang mga designer brands, malaking tulong na po yun para mabayaran ng utang ni Papa sa bangko. Mangiyak-ngiyak na paliwanag niya. Pero tiningnan lang siya ni Olivia ng masama. Ano na lang ang sasabihin ng mga amiga ko, Kate? Pagtatawanan nila ako dahil hindi ko ang napili ngayong taon! Isa kasing movie director ang mami niya at sanay na ito sa paghanga ng ibang tao, lalo na pagdating sa kanya. Kaya ayaw na ayaw nitong natatalo siya sa mga kompetisyon dahil mapapahiya daw ang pangalan nito. Mas importante pa ba sa'yo ang sasabihin ng ibang tao, Mama? Tuloy nang bumagsak ang mga luha ni Kate. Ni hindi niyo man lang ba naisip kung anong nararamdaman ko ngayon? You taught me how to be competitive, Mama. At nasasaktan ako ngayon dahil hindi ko nakuha ang award. I work hard for it, pero hindi napunta sa akin. Kaya dapat ko lang sigurong tanggapin. Sana man lang, kinomfort mo muna ako, hindi ba? Bago mo ako bungangaan. Halos hindi natapos ni Kate ang sana'y sasabihin nang dumapo sa malambot niyang pisngi ang palad ng mama niya. Sinampal siya nito na labis niyang ikinagulat. Mama? Nagtatanong ang mga matang liham sa luha na tiningnan niya ang ina. I don't want you to be a failure, Kate. Huwag kang tutulad sa papa mo na binihisan at inalagaan ko. Tapos ano? Nagpakalulong sa bisyo, sa pagsusugal, hanggang sa mawala sa akin ng lahat dahil lang ipinambayad ko sa mga utang niya. Nakita niya ang mga luhang bumagsak galing sa mata ng ina, pero mabilis na pinunas nito ang mga yon. Binigay ko ang lahat para mapunta ka sa pedestal kung nasan ka man ngayon. Kaya huwag kang gagawa ng mga bagay na ikaka-disappoint ko lang. Ayusin mo ang sarili mo dahil marami pang projects ang naghihintay sa'yo. Pagkatapos banggitin ang mga salitang yon, ay walang paalam na tinalikuran siya ng kaniyang mama at pabaliyang isinara nito ang pinto. Sa loob ng ilang taon ay ngayon lang ulit siya nakaranas ng pananakit galing sa ina. Una ay yung mag-audition siya para sa gagawing soap opera. Naalala niyang 17 years old pa lamang siya noon. At ito naman ang pangalawa, ngayong 24 years old na siya.
hindi naman bayolente ang mama niya. Kaya lang ngayon, damang-dama niyang disappointments nito sa kanya. Sa nakalipas na 2 taon kasi, ay napaka-busy nito sa iba't ibang mga projects. Meron pa sa abroad, kaya hindi na masyadong nakafocus sa kanyang atensyon nito. Nagalit ito sa kanya nung kunin siyang runway model ng isang modeling company. Mahati daw kasi ang oras niya sa pag-artista at pag-model. Hanggang sa na-discover pa siya ng ibang mga designer brands. Dahil bukod sa purong Pilipina ang klase ng gandang meron siya, ay matangkad din siya. Kaya gustong-gusto siya ng mga talent agencies. Inaprubahan niya ang mga trabahong yun nang walang kaalam-alam ang kaniyang mama. Kaya naman, nang malaman nito ang mga ginawa niya, ay hindi na maayos ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya. Palagi ng pagalit at wala ng lambing. Hindi naman siya basta-bastang makaalis bilang endorser ng mga brands dahil may kontrata siyang pinirmahan. And she grabbed those opportunities para mas mapabilis silang makalabas ng ina sa mga problemang iniwan ng yumaon niyang Papa Delphine. Hindi lang milyon ang iniwan ng papa niya, kundi ilang bilyong utang na dapat nilang bayaran ng mama niya dahil lang sa pagsusugal nito. Nang maospital ito sa sakit na lung cancer, ay napakalaking halaga rin ang binayaran nila sa ospital. Ang pambayad na ginamit nila ay galing lang din sa utang dahil hindi naman sila mayaman. Kaya dapat ay matuwa ang mama niya dahil nagsusumikap din naman siya para makatulong. She spent 7 years in showbiz at hindi naging madali ang lahat. Kapag naiisip ni Kate ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya, naiiyak na lang siya sa sobrang lungkot. Eh ano nang gagawin mo ngayon? Galit na naman ang mama mo sa'yo. Hinaplos ni Calvin ang likodan niya, ang best friend niyang bakla. Ito din, ang manager niya na kailanman ay hindi siya iniwan lalo na kapag ganitong may dinaramdam siya. Wala akong gagawin. Nakangiting sagot niya matapos inumin ang tequila na inorder nito para sa kanilang dalawa. Nasa isang exclusive bar sila. Pagkatapos ng tagpong yon sa condo niya kanina, ay sinundo na siya ni Calvin para uminom. Pagod na ako, Cav. I achieve a lot in life. Kahit nga mga sexy scenes na hindi ko kayang sikmurain, sinunggaban ko na para lang kumita ng malaki. Hindi ko ginawa yun para ma-impress si Mama. Pero gusto ko nang tapusin ang pagbabayad sa utang ni Papa. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Muli na namang lumandas sa kaniyang pisngi ang maiinit na luha. Mula kasi noong pumasok siya sa mundo ng showbiz, ay hindi na pribado ang buhay niya. Lahat-lahat ay alam ng mga taong nakapaligid sa kanya. Magulo, dahil palagi siyang sentro ng kahit na anumang mga issues o fake news. Kadalasan ay pinaparis siya sa mga aktor na may mga girlfriend na. Pagkatapos, konting kibot lang, sasabihin na naman mga agaw siya, malandi siya, lahat ibabato sa kanya. Pero dahil magaling siyang aktres, pinapakita niya na hindi siya naaapektuhan. Mas pinag-igihan niyang trabaho kaya siya nakakakuha ng awards, pero ni hindi man lang ma-appreciate yun ng mama niya. Yaya Puring? Tawag ni Kate sa kasambahay nang magising siya kinabukasan dahil sa matinding sakit ng ulo. Yaya Puring! Nasaan ka? Oh, gising na pala ang alaga ko. Nakangiti siya nitong nilapitan habang hawak-hawak nito ang cellphone na niregalo niya rito. Si Yaya Puring ang kasambahay nila sa probinsya noon. Dahil wala namang asawa at anak, ay sumama na sa kanila ng mama niya dito sa Maynila. Pwedeng magpaluto ng mainit na sabaw, Yaya Puring? Para po kasing walang laman ang tiyan ko. Nagugutom po talaga ako. Mahina niyang pakiusap. Oo naman. Sige, ipagluluto ka agad kita. Sandali at pagpapaalam muna ako rito sa pamangkin ko. Sinulya pa niya ang cellphone nito. At may ka-video call nga itong kamag-anak. Oh, siya, Clarice. May gagawin na ulit ako. Sinasabi ko sa'yo, bata ka. Huwag na huwag mong aakitin yung si Stefan. Hindi ka pa nakakapagtapos ng college. Masasayang lahat ng ginastos ko sa'yo.
Nagbantig ang tenga at bahagyang nanlaki ang mga mata ni Kate nang marinig ang pangalan kahit tagal niya nang hindi naririnig. Estefan? Banggit niya sa isipan. Binalot ng lungkot ang puso niya sa mga sandaling yon dahil lang sa pangalan ng isang lalaki na minsan niya nang minahal. O baka ibang Stefan lang itong binabanggit ni Yaya Puring. Hanggang sa makaligo at tapos na sa pagluluto si Yaya Puring, ay hindi pa rin mapakali si Kate. Ginugulo ng pangalang Stefan ang buong sistema niya. Yaya Puring, sambit ni Kate nang nasa hapag na siya at naghahain na ng breakfast si Yaya Puring. Ano yun? Yung Clarice po, yun po ba yung pamangkin mo na second year college at pinag-aaral mo sa isang nursing school? Binalot na kasi siya ng kuryosidad at hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nakukumpirma ng ibang Stefan ang binanggit ng kasambahay kanina lang. Iisang barangay lang kasi sila ni Yaya Puring noon at malamang ay kilala rin ito si Stefan, nakakilala niya. Ay, oo ang batang yun. Ani ni Yaya Puring na naglalagay na rin ng pagkain sa plato nito. Bakit ho? Magpapakasal na po ba? Sino po yung sinasabi niyong hindi niya pwedeng akitin? Ay nako, si Stefan Villacampa, yung anak ng mayamang hasyendera sa San Agustin. Hindi ba't kilala mo ang gwapong binata na yun? Bumilis ang tibok ng puso ni Kate at tumango. Nabalitaan daw kasi ni Clarice na magpapakasal na si Stefan. Oho! Putol ni Kate kay Yaya Puring, bagay na ikinabigla ng matanda. Bakit parang gulat na gulat ka, Kate? Napakamot siya sa gilid ng kanyang kilay. Medyo nabigla lang ako, Yaya Puring. Alam mo na, naging magkaibigan po kami ni Stefan dati. Naunahan pa ako ng lalaking yun. Palusot niya para hindi lalong magtaka si Yaya Puring. Oo nga, ang natatandaan ko parang nasa 27 pa ang edad nun. Naiimbitahan kasi kami noon kapag nagbe-birthday ang si Stefan dahil naging trabahante din ako sa hasyenda nila bago ako mag-apply sa bilang kasambahay niyo. Nagsisimula ng magkwento si Yaya Puring. Ang balita ay nabigo daw yung si Stefan sa unang babae na minahal niya noon. Lihim na napalunok si Kate nang marinig yon. Could it be na siya ang babaeng tinutukoy ni Yaya Puring? Sa tingin niya ay oo, siya nga. Dahil umami naman sa kaniyang binata noon na siya ang unang babae na niligawan nito. Ngayon ay balita daw sa San Agustin na naghahanap na si Stefan ng mapapangasawa. Pagod na raw sa pagiging binata. Kaya itong pamangkin ko na si Clarice, may planong akitin si Stefan nang sa ganun ay maging Villacampa na rin daw siya. Binuntutan ni Yaya Puring ang sinabi nitong yon, kaya peke na nakitawo na rin si Kate. Puro kalokohan lang talaga ito si Clarice. Pero ang totoo, sa loob-loob niya, may nararamdaman siyang kirot. May hapdi sa loob ng puso niya. Sa nakalipas na 7 taon ay wala siyang hinayaang pumasok sa buhay niya na kahit na sinong lalaki. Kahit nga ang ka-love team niya sa matagal ng panahon sa showbiz, nagpaparamdam ng pag-ibig sa kanya pero hindi niya pinagbibigyan. Dahil alam niya na may pangalang nakadikit sa loob ng puso niya na kailanman ay hindi niya na mabubura. At yon ay si Stefan Villacampa, ang lalaking una niyang minahal. Nang marinig niya ang balitang yon tungkol kay Stefan na naghahanap ng mapapangasawa ay parang tubig na umaagos ang mga alaala nung hindi pa sila nagkakahiwalay ng binata. She met Stefan Villacampa when she was 16 years old. Nag-aaral pa siya noon. Fourth year high school student sa isang private school sa San Agustin. What happened, Manong Chris? Tanong ni Kate sa family driver nila. Isang umaga, nang inihatid siya nito papunta sa school. Tumigil kasi ang SUV na sinasakyan nila sa kalagitnaan ng lubak-lubak na daan patungo sa eskwelahan. Sa kanang banda niya ay ang crossroad papunta sa hasyenda ng mga Villacampa. Nasiraan tayo, Ma'am Kate.
Hala, paano na po yan? Magsisimula na po ang exam namin within 15 minutes, Manong Chris. Susubukan ko pong ayusin. Sagot naman ang driver at lumabas na sa sasakyan. Pero ilang minuto nang lumipas, hindi pa rin naayos ni Manong Chris ang sasakyan. Kaya't lumabas na rin siya. Nabungaran niya ang driver na pinagpapawisan na. Kailangan pong dalhin sa shop ito, Ma'am Kate. Hindi ko na po kayang ayusin. Gumuho ang mundo ni Kate. Ito na ang last exam nila. Dahil graduation na sa susunod na buwan. At kapag na-late siya, mahihirapan siyang makakuha ng makeup exam. Kung bakit ba kasi ito ang palaging pinapadala ni Mama sa'yo? Nabubisit niyang tanong para na siyang mapapaiyak. Tatlo ang sasakyan na pagmamayari ng mga magulang niya. Tig-isa ang kotse ng mama at papa niya dahil iba-iba ang lokasyon ng workplace ng mga ito. Itong lumang SUV ang pinapagamit sa kanya. Ilang beses sa isang buwan kong dalhin sa shop kaya palagi talaga siyang nalilate. Wala pa namang dumadaang bus sa daan kung saan sila nasiraan ni Mang Chris. Pero bigla na lamang kumislap sa tuwa ang mga mata ni Kate nang makita ang kabayong kulay itim na papunta na ngayon sa direksyon nila. Sakay noon ang isang lalaking nakasuot ng itim na boots at maong na kupas. Ang plain white shirt nito ay umakap sa matipuno nitong dibdib at broskong mga braso. She found him handsome para itong male lead sa mga nobelang nababasa niya sa pocketbook na nakatago sa library room nila. Sa eyes nito ay para itong hasyendero. Napatigil si Kate sa kakatitig sa lalaking nakasakay sa kabayo nang tumigil ito sa harapan nila ni Manong Chris. Sir Estefan, kayo ho pala. Magandang umaga ho. Bati ng kasama niyang driver. Kung iyuko ni Manong Chris ang ulo para lang batiin ang lalaki, ay para bang isa itong karespe-respetong nilalang. Magandang umaga rin. Napagdikit ni Kate ang mga labi dahil nakakapanindig balahibo ang baritonong tinig na yon ng lalaki. Anong problema? Na-flat po ang gulong, Sir Estefan. Hi po! Putol niya kay Manong Chris at kumaway sa gwapong lalaki na nakasakay pa rin sa kabayo nito. Malilate na po kasi ako sa school, kuya. Pwede mo po ba akong ihatid? Naku, Ma'am Kate! Nakita niyang medyo nahiya si Manong Chris. Nahihiya rin naman siya. Pero nilunok na lang niya ang kaniyang hiya dahil talagang late na siya. May exam pa siya. Please po. Ilang beses na kinurap ang bilog at kulay tsokolate niyang mga mata para lang magmakaawa sa harap ng lalaking nagngangalang Estefan. Napaawang ang bibig ni Kate nang bumaba ang lalaki at sinabihan siya nitong sumakay. Iahatid mo ako sa school ko? Talaga? Hindi makapaniwalang tanong niya. Blanco ang ekspresyon sa mukha na tumango lang ang lalaki at inalalayan siya nitong makasakay sa kabayo nito. At nang magdikit ang kanilang mga balat, ay kakaibang damdamin ang bigla na lamang umusbong sa loob-loob niya, lalo pa nang sumakay na rin ito sa may bandang likuran niya. Naramdaman niya sa kanyang likod ang matipuno nitong dibdib. Parang kinuryente si Kate. Hindi pa niya naramdaman yon. Kahit naghahawak kamay naman sila ng mga kaklase niyang lalaki kapag may mas. Nagulat si Kate nang pag-usapan siya ng mga schoolmate niya dahil isang kabayo ang naghatid sa kanya ng araw na yon. At nalaman niya sa classmate niyang si Romina na ang lalaking naghatid pala sa kanya ay anak ng maimpluwensyang pamilya sa San Agustin, ang may-ari ng Hacienda Villacampa. Ang nangyaring paghatid sa kanya ni Estefan ay hindi na naulit pa, pero tadhana nang gumagawa ng paraan para paglapitin silang dalawa. Nahulog kasi mula sa bag niya ang kanyang lipstick nang bumaba siya sa kabayo ni Estefan. Hindi raw nito binigay sa kanyang lipstick nang papasok na siya sa school dahil gusto nitong magkita pa silang muli. Dumaan ang mga araw at mas naging malapit si Estefan at Kate sa isa't isa. Palagi na siyang tumatakas sa gabi para makipagkita kay Estefan sa lihim nilang tagpuan. Sa batis na
madadaanan papunta sa Hacienda Villacampa. Naramdaman na lang ni Kate na sa murang edad ay nagkakagusto na siya kay Estefan hanggang sa magtapat na rin ito ng pag-ibig sa kanya. Happy birthday, Kate. Bati ni Estefan sa kanya noong matapos ang birthday party niya sa bahay nila. As usual, nasa lihim na tagpuan na naman sila sa batis. Naglapag ito ng makapal na tela sa gilid ng batis at may dala ring 2 basket ng pagkain na puro kakanin, mga paborito niya. Thank you, Estefan. Nag-effort talaga ito para sa kanya. Hindi niya mapigilan ang kiligin dahil nagkukulay kahelang kalangitan. At saksi nila sa mga oras na yon, ang mga ibon na nag-aawitan sa sanga ng mga kahoy, nagsasayawan at sumasabay sa bawat pag-ihip ng hangin. Gusto ko lang sabihin na natumigil ka na sa panliligaw mo sa akin. Dumami ang gitla sa noo ng binata. Bakit, Kate? Ayaw mo ba sa akin? May mali ba akong nagawa? Natawa siya sa reaksyon na yon ni Estefan. Bumaba ang mga kamay niya sa mga palad ng binata. Wala kang ginawang masama. Tumigil ka na sa panliligaw sa akin kasi sinasagot na kita. Ang mukha nitong napuno ng lungkot kanina lang ay biglang nagliwanag dahil sa saya. Walang paalam na niyakap siya ni Estefan ng napakahigpit. Pinuno nito ng halik ang mukha niya habang nagpapasalamat. Pasensya ka na ha, kung ayaw ko munang malaman ng iba ang relasyon natin. Ayaw ni Mama na magka-boyfriend ako. Baka pag nalaman niya ay ilalayo niya ako sa'yo. Kaya pwede bang manatili mo ng sekreto sa ating dalawa? Problemadong nakatingin lang si Estefan sa tanong na yon. Pero ayokong tinatago ka, Kate. Gusto kong malaman ng lahat na girlfriend kita. Darating din naman ang araw na yon na pwede na nating ipakilala ang isa't isa sa mga magulang natin. Sa ngayon, sana pumayag ka na ganito muna tayo. Patagong nagkikita. Sana maintindihan mo, Estefan. Sa huli ay napapayag niya naman si Estefan na kontento na lang sila sa lihim nilang pagkikita. Palagi namang wala sa gabi ang mama at papa niya dahil busy raw sa trabaho ang mga ito. Kaya nagkakaroon siya ng pagkakataon na tumaka sa bahay nila tuwing hating gabi. Iba pala talagang nagagawa ng pag-ibig. Nagiging mapusok siya hanggang sa hindi niya na nakayanang pigilan pa ang init ng kanyang katawan tuwing nagkakadikit sila ni Estefan. Sa edad na 17, kahit ayaw niyang paniwalaan at aminin, ay nakuha ng isang Estefan Villacampa ang pagkababae niya. Nung una'y sobrang natakot siya dahil wala siyang alam tungkol sa bagay na yon. Pero hindi natutupok ang apoy na bumabalot sa katawan niya kapag kayakap niya si Estefan. She let him claim her again and again. Pero hindi naman siya natakot na mabubunti siya. 4 ang gap ng edad nila ni Estefan. Mas open-minded ang binata sa kanya at nangako naman itong hindi siya bibigyan ng sakit ng ulo hanggat hindi pa siya nakakapagtapos ng college. At anong gusto mong mangyari, Kate? Ang hayaan na lang kitang umalis? Napapikit si Kate sa bigla ang pagtaas ng boses ni Estefan. Sinabunot pa nito ang buhok matapos sabihin yon. Ano ka ba, Estefan? Kailangan kong gawin to. Pwede bang intindihin mo na lang ako? Punong-puno ng frustration ang mga mata na muli siya nitong hinarap. Kate, malalayo ka sa akin. Sa mundong gusto mong pasukin, pwede kang mawala sa akin. Ayokong mangyari yon. Please, dito ka lang. Dito ka lang sa tabi ko. Inabot nito ang kabilang kamay niya at marahan siyang hinila palapit sa katawan nito para sa isang mahigpit na yakap. Sinabi niya kasing aalis muna siya sandali dahil mag-audition siya bilang artista sa isang upcoming soap opera na ipapalabas sa TV. Matagal niya ng pangarap ang umarte sa harap ng kamera. Hindi lang siya pinagbibigyan ng mama niya dahil gusto muna nitong makapagtapos siya ng high school.
Kaya ngayong nakagraduate na siya, matutupad na ang pangarap niyang yon. Kung ganyan lang din na pinipigilan mo ko, mas mabuting wag na muna tayong mag-usap. Malungkot na kumalas siya mula sa yakap ni Stefan. Kate, ano bang mas mahalaga para sa'yo? Ako ba? O yung trabahong sinasabi mo? Stefan, pinapapili mo ba ako? Oo, ayokong lumayo ka. Ayokong mawalan ka ng panahon sa akin. Kate, mahal kita. Kung dahil lang sa pera kaya ka mag-audition, kaya kong ibigay sa'yo, kahit pa magkano. Stefan, hindi. Hindi pera ang kailangan ko. Tuluyan ang bumagsak ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Dahil alam niyang nagsisinungaling siya. Oo, pangarap niya ang maging sikat na artista. Pero ngayong may Stefan sa buhay niya na ayaw niyang iwan at gusto niyang makita araw-araw, hindi bali nang hindi siya maging artista. Sapat na si Stefan sa kanya. Pero nasa ospital ngayon ang papa niya dahil sa stage 3 na pala, ang lung cancer na tinatago nito sa kanila ng mama niya. Kailangan niya ng malaking pera. Lalo pat nalaman niyang baon na pala sa utang ang papa niya dahil sa pagsusugal nito. Kulang ang bahay, mga sasakyan at mga property na naipundar ng mga magulang niya pambayad sa mga utang nito. Makukulong ang mama niya kapag hindi sila nakapagbayad. Kaya kahit nahihirapan siyang umalis, wala siyang magagawa. Bilang nag-iisang anak, kailangan niyang bayaran ng lahat ng problemang ginawa ng papa niya. Ang akala ko'y maiintindihan mo ko, Stefan. Sana maintindihan mong pangarap ko ang pinag-uusapan natin dito. Kung ayaw mo kong intindihin, tapusin na lang natin to. Marahang pinahid ni Kate ang mga luhang lumalandas sa pisngi niya matapos alalahanin lahat ng nangyari sa kanilang dalawa ni Stefan. Malinaw pa rin sa alaala niya ang pagtawag ni Stefan sa kanya sa gabing yun. Pinipigilan siya pero hindi siya nagpaawat. Talagang tinalikuran niya ang binata. Ayaw niyang gawin ang bagay na yon pero ginawa niya pa rin. Ayaw niya kasing sabihin dito ang pinagdadaanan ng pamilya niya. Dahil isa rin pala ang daddy ni Stefan sa mga inutangan ng papa niya. Nahihiya siya sa mga pinagagawa nito kaya ayaw niyang malaman ni Stefan ang totoong dahilan ng pag-alis niya. Masakit pa rin pala. Garalgal ang boses na sabi ni Kate habang umiiyak siya sa kandungan ni Calvin. Nasa bahay siya nito. Nagsusumbong na naman sa dinaramdam niya. Eh, anong magagawa mo? Magpapakasal na sa iba. Palatak naman ni Calvin habang hinahaplos nito ang buhok niya. Hindi pa nga raw nakakahanap ng babaeng pakakasalan. Naghahanap pa! Yun ang sabi ni Yaya Puring. Hayaan mo na lang siya sa buhay niya. Tutang sinaktan mo siya nung umalis ka. Pabalikwas na bumangon siya dahil sa sinabing yun ni Calvin. Bakla, mahal ko pa rin siya. Ayoko siyang ikasal sa iba. Malakas na natawa si Calvin sa sinabi niya. Huwag mo nga akong pinagloloko dyan, Kate Samonte. 7 years had passed. Hanggang ngayon, mahal mo pa rin? Natahimik siya sa tanong na yon ni Calvin. Hindi ganun kadaling kalimutan ang lalaking una niyang minahal. Ang lalaking unang umangkin sa kanya. Wala siyang pinangarap makasama sa buong buhay kung hindi si Stefan lang. Ilang beses niya nang plinanong bumalik sa San Agustin para kausapin ang binata. Pero tuwing gagawin niya sana ang bagay na yon, ay mabibigat na projects ang ibinibigay sa kanya na hindi niya naman pwedeng iwanan, kahit nga 2 o 3 araw lang. Mahirap paniwalaan pero sa loob ng 7 taon, ay halos wala siyang pahinga. Ni hindi niya sinagot ang sandamakmak na manliligaw niya. She left Stefan, but he is still inside her heart, and she doesn't want to betray him. Ngayong nabalitaan niyang mag-aasawa ng lalaking mahal, parang kahirap tanggapin. Ayaw niyang tanggapin. At kailangan niyang makagawa ng paraan bago pa man mangyari ang kinakatakutan niya na maikasal si Stefan sa iba. Babalik ako sa San Agustin. Ano? Gulantang na hinarap siya ni Calvin sa nanlalaking mga mata. Babalik ako sa San Agustin, Calvin. Pipigilan ko si Stefan sa plano niyang pagpapakasal. Oh my God, Kate! Nababaliw ka na ba? Call me whatever you want, Calvin. Basta, babalikan ko si Stefan. Makikita mo. Tama.
Kung naghahanap man ng binata ng mapapangasawa, mas mabuting siya na lang. Kesa naman habang buhay siyang iiyak dahil napunta sa ibang babae ang lalaking mahal niya. Are you out of your mind? Nababahalang nakatingin sa kanya si Calvin. May pelikula at teleserye ka pang gagawin ngayong taon, Kate. Hindi pa tapos yung show na... Wala akong pakialam, Calvin. Kung ano man yung bagay na hindi ko pa nagagawa at hindi ko pa natatapos, my decision is final. I'll talk to Stefan. At hihingi ako ng tawad sa nagawa kong pang-iiwan sa kanya. Ilang taon na akong nagsisisi. Ayokong dagdagan pa ang mga taon na yun. Eh paano kapag nalaman ito ng mama mo? Anong ipapaliwanag ko sa kanya? Sandaling natahimik si Kate. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Hindi pa rin sila nag-uusap ng ina matapos siya nitong sampalin kahapon. At masasaktan ito sa gagawin niya kapag nagkataon. Pero ito lang ang magagawa niya para sa sarili. Nang sa ganoon ay wala siyang pagsisihan sa huli. Kung nawala man ang pagmamahal ni Stefan sa kanya dahil sa ginawa niya, at least she tried to win him back. Susubukan niya pa rin ligawan si Stefan. Nakakatawa mang isipin, pero gagawin niya talaga. Lulunukin niya lahat ng pride at hiya niya para lang makuhang muli si Stefan. Welcome to Esmeralda Hotel, Miss Kate Samonte! Malapad ang ngiti na pumasok si Kate sa entrance ng hotel dahil nasurpresa lang naman siya sa pag-welcome sa kanya ng mga receptionist at staffs doon. Pagkatapos ng ilang oras na flight at halos isang oras na sakay ng barge, ay nasa San Agustin na nga siya. Matapos ang 7 taon, ay muli na naman siyang nakaapak sa probinsyang kanyang kinalakihan. Pero kinailangan niyang iwan noon dahil sa pait ng buhay. Thank you so much! Taus-pusong pagpapasalamat niya dahil nakatanggap siya ng warm welcome galing sa mga tauhan ng hotel na pansamantala niyang titirhan habang narito siya sa San Agustin. Welcome back, my dear Kate! Habang nasa waiting area pa rin, ay nakita niya si Cole. Cole! Tili niya at patakbong yumakap sa kaibigan. I'm sorry, hindi kita nasundo kanina. I have to attend an early meeting. No, Cole, it's okay. I understand. Thank you sa pa-welcome na to. No problem, Kate. Basta ikaw. Cole Ramirez is an actor. Minsan niya na itong nakasama sa ilang mga teleserye at pelikula kaya naging malapit siya rito. Minsan na rin itong nanligaw sa kanya pero dahil ayaw niyang pumasok sa relasyon, pagkatapos ng hiwalayan nila ni Stefan, ay hindi niya pinagbigyan ng binata. Isa pa ay napakamaloko nito pagdating sa mga babae. Finally, she's in San Agustin. Ang Esmeralda Hotel ay nasa loob ng isang malaking resort na pagmamay-ari din ng mga parents ni Cole. 5 taon pa lang ang resort at malakas ito sa mga turista kaya itong napili niyang lugar. Ang paalam niya kay Yaya Puring kagabi ay may importante siyang pupuntahan ng ilang araw. Hindi niya maaaring sabihin sa matanda ang totoong dahilan ng pag-alis niya dahil gigisahin at gigisahin iyon ang mama niya. Mas mabuting tsaka na malaman ng mama niya ang pag-alis niya kapag nagtagal na siya rito. Nag-prepare si Cole ng lunch sa kanya sa restaurant sa loob ng Esmeralda Hotel. Kaya dumiretso muna sila roon ng kaibigan bago raw siya nito ihatid sa magiging room niya. Anyway, I'm shocked sa bigla mong pagbalik ha. Bakasyon lang ba talaga or is there any reason? Nakakalokong isi ang nakaguhit sa labi ni Cole matapos nitong lunukin ang pagkain. Bukod kasi kay Calvin na manager niya, ay isa rin si Cole sa pinagkwentuhan niya tungkol kay Stefan. Dahil bukod sa schoolmates sila noon, eh may tiwala naman siya sa binata. I just missed it here, Cole. At isa pa, I want him back. You mean, yung hasyendero? Malungkot na tumango siya bilang tugon. Narinig ko nga rin na naghahanap daw ng mapapangasawa. Si Nina parang nababaliw na. Pabalik-balik sa asyenda ng mga Villacampa para lang kay Stefan. Gusto ni Nina si Stefan? Kunot noong tanong niya. Natatawang tumango naman si Cole. Si Nina kasi ay pinsan ni Cole. Magkakilala naman sila pero hindi sila ganoong close ng dalaga. Napakamaarte kasi. Hindi niya gusto ang pag-uugali. Mas pipiliin niyang maging kaibigan ng taong kaugali niya
nang sa ganun ay makasundo niya. Marami yata siyang magiging karibal kay Estefan. Kailangan niya ng bilisan ng kilos niya. By the way, may kakabukas lang na resort dyan sa kabilang bayan. Cousin ko ang may-ari. May party mamaya. Isasama kita ha. Okay, Cole. Mas okay na yon na mag-party siya mamaya dahil simula bukas, dapat ay kay Estefan na nakatutok ang buong atensyon niya. Kinagabihan ay sinundungan ni Cole si Kate sa kaniyang room. Isang simpleng black dress lang ang suot niya, kaya mabilis na natapos siya sa pag-aayos. Wala ang makeup artist niya kaya medyo nahirapan siyang ayusan ang sarili. Ngayon lang siya ulit makakapag-enjoy na walang mga press at media, kaya susulitin niya talaga ang gabing ito. Mga ilang minuto lang ang binahin ni Cole papunta sa sinasabi nitong resort. Nasa main gate pa lang ng resort ay sinalubong na siya ng maalat na simoy ng hangin dahil sa dagat. Malakas at maingay ang music pero nakakaindak ng pumasok na sa mini bar na itinayo roon sa resort. Hello Kate, nice to finally meet you. Hello Desmond. Nakangiting nakipagbeso siya sa isa namang pinsan ni Cole na pinakilala nito sa kanya. Karamihan ay mga lalaki ang pinapakilala ng kaibigan sa kanya dahil wala raw masyadong babae sa pamilya ng mga ito. Sunod-sunod na batian ang nangyari hanggang sa nakaupo na sila ni Cole sa table for two, may kalayuan sa stage. Feel free to eat. May buffet tayo banda ron. Alagang-alaga siya ni Cole. Napakabait ng binata. Nang makatanggap ng tawag si Cole ay siya namang pagdating ni Nina, kaya pinasamahan muna siya ni Cole sa dalaga dahil lalabas lang daw ito sandali. Uy, welcome here ha? Kailan ka dumating? Magaan naman talaga ang pakikitungo ni Nina sa kanya. Siya lang itong medyo ayaw sa dalaga. Salamat Nina. Kanina lang. Kaninang umaga lang ako dumating rito. Oh! Tumangot-angoy ito pagkatapos ay nilagok ang wine na hawak-hawak nito. Just enjoy here, Kate. Alam mo, mas magandang buhay dito. Mas tahimik. Kaya palaging dito ang takbuhan namin ni na Kuya Cole. Kapag tapos ng trabaho, why don't you buy a property here? Naisip ko na yun noon. Gusto kong bumalik dito for good kaso lang ang daming opportunity sa Manila. Yeah, you're right. Sobrang busy ng buhay kapag sikat. Binuntutan nito ng tawang sinabi nitong yon. Alam mo, boring kung uupo ka lang rito. Tara, ipapakilala kita sa mga friends ko na madalas magstay dito sa isla. Tumalima naman siya at sumunod na kay Nina. Ipinakilala siya nito sa mga kaibigan nitong surfer. She's glad to know na mapalalaki o babae man ay hinahangaan siya bilang magaling na artista. Pero kinailangan niya munang magpaalam kay Nina para magbanyo. Nagmamadali siya dahil naiihi na talaga siya nang hindi sinasadyang matapilok siya. And to her surprise, nakabangga pa niya ang isang babaeng kumikinang ang dress sa suot na sobrang ganda noon. Pareho silang napasalampak sa sahig. Ano ba? Are you blind? Bakit hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo? Masungit na sigaw sa kanya nang nabangga niya. I'm sorry, miss. Pasensya na talaga. Hindi niya kailangang sabayan ang init ng ulo ng babae kahit paalam niya sa sariling maldita rin siya. Siya kasi itong unang nakabangga. Let me help you. She lent her hand para tulungan ng babae dahil siya naman ang unang nakatayo. Pero tinaboy lang nito ang kamay niya kaya biglang uminit ang ulo niya. Kaya kong tumayo? Ang tanga-tanga talaga? Excuse me, miss. You don't have to call me that. Kaya humingi ako ng tawad kanina, hindi ba? Kasi kasalanan ko. Nagtaas ng mukha ang babae at nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niyang nagbigla ito ng mapagsino siya. Sino bang hindi nakakakilala sa isang Kate sa monte? Pero pagkatapos ng pagkamanghang nakita niya sa mga mata ng babae, ay inirapan siya nito. Beatrice, what happened? Narinig niya ang tinig ng baritono mula sa kaniyang likuran. Nabangga ako, Estefan. Hindi kasi nag-iingat. Sagot naman ng babaeng kaharap. Literal na nanlaki ang mga mata ni Kate dahil sa narinig. Estefan, kapangalan niyo ng lalaking gustong-gusto niyang makita. Are you hurt? Napakurap siya ng ilang beses nang mapagsino ang boses na yon.
Parang iisang tao lang ang naglalakad ngayon mula sa likuran niya at ang taong nasa isip niya. Ang tinig na yon, ang ilang taon niya na rin kinasasabikan. Napagdikit ni Kate ang mga labi ng tuluyang tumambad sa harap niya, ang mukha ng lalaking mahal niya pa rin hanggang ngayon. Tama, si Estefan nga itong lalaking nakalapit na sa babaeng nabangga niya. Their eyes met effortlessly, para siyang dinuduyan sa ulap nang salubungin ang nagtataka nitong mga mata ang nanlalaki niyang mga mata. Sa wakas, ay muli niya na namang nasilayan ang maamong mukha ni Estefan, na ngayon ay kairami ng pinagbago. Estefan? Lumabas kagad ang pangalan nito sa bibig niya. Nakakabaliw, para siyang mababaliw habang nakatitig mula sa makakapal nitong mga kilay. Ang kulay abong mga mata ay hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Ang matangos nitong ilong ay bumagay pa rin sa hugis puso nitong mga labi, lalo na sa square shape nitong panga na may mga patubong balbas na. Hindi makapaniwala si Kate. Bukas niya pa inaasahan ang muli nilang pagtatagpo ng binata. At hindi niya akalain ngayong gabi nangyari ang tagpong pinakahihintay niya. Do you know her, Estefan? Takang tanong ng babaeng nabangga niya. No, I don't know her. Ha? Pero tinawag ka niya sa pangalan mo. Pakiramdam ni Kate ay nilamukos ang puso niya sa pagtangging yun ni Estefan. Ang tangka niyang pagyakap dito kanina ay hindi niya magawa dahil punong-puno ng galit ang mga mata ni Estefan na nakatingin sa kanya. Hindi ko siya kilala, Beatrice. Ibinaling ni Estefan ang atensyon sa babaeng katabi nito, para siyang tuod sa kinatatayuan dahil sa labis na pagkagulat nang masuyong dumapo ang mga palad nito sa magkabilang pisngi ng babaeng nagngangalang Beatrice. Kanina pa kita hinahanap. Hinahanap mo ko? Magkahinang ang mga mata ng dalawa at nasasaktan na nakatingin lang siya sa mga ito. Yeah. Tumango si Estefan. Gusto kitang isayaw. Hinapit pa nito sa bewang si Beatrice at inilapit sa katawan nito. At ang sumunod na ginawa ni Estefan ay hindi niya inaasahan. Napapikit na lang bigla si Kate nang halikan nito ang babae sa harapan niya. Para siyang sinasakal sa sobrang sakit, hindi niya may paliwanag na sakit ang bumalot sa puso niya. Pakiramdam niya ay sasabog sa loob ang puso niya sa sobrang sakit noon. Maya-maya pa ay naramdaman niyang iniwan siya ng dalawa. Binuksan niya ang mga mata kasabay noon ang pagbagsak ng may init na luha sa kaniyang mga mata. Napahakbang si Kate patungo sa wall papunta sa comfort room at napakapit siya roon. Nawalan kasi talaga siya ng lakas. Ito ba ang magiging kabayaran ng ginawa niyang pag-iwan kay Estefan noon? Ipaparamdam ba nito sa kaniyang sakit na pinadama niya rito noon? Parang hindi niya kaya, hindi niya kakayanin. Estefan! Tawag ni Kate sa binatang papalabas na sa gate ng resort. Nilakasan niya na ang loob at sinundan ito kanina. Nasa loob siya ng party pero kay Estefan lang, nakatutok ang buong atensyon niya kahit pa nakikita niyang nakikisalamuha ito sa ibang mga bisita roon. Hanggang sa nakita niyang palabas na ito ng bar, sinundan niya na. Pero patuloy pa rin ito sa paglalakad hanggang sa makalabas na ng gate. Hindi nakikinig sa pagtawag niya. Estefan! Sandali! Doon ay tumigil ito. Katahimikan ng namayani at tanging paghampas lang ng mga alon ang naririnig niya. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng binata. Mas matangkad na ito ngayon dahil mas brosko na ang pangangatawan. Malapad ang likod at ang mga balikat. Natutukso siyang yakapin ito mula sa likuran. Pwede ba tayong mag-usap? Napalunok siya ng kinuyom nito ang mga kamao. Kitang-kita niya magalit na ugat sa braso nito dahil sa lamp post na nasa ibabaw nila. Kumusta ka na? Nakangiting tanong niya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang humarap ito sa kanya. The famous actress is here. Nakangisin itong sabi. Lasing ang mga mata at walang ganang nakatingin sa kanya. Ano? Kinukumusta mo ako? Ayos lang ako. Nakikita mo naman, maayos ako. Sarkastikong ngiti ang pinakawalan nito. Eh ikaw?
Mukhang big time ka na. Balita ko. Sikat na sikat ka na. Nangiinsultong pinasadahan siya nito ng tingin. Tapos napapailing. Muli siya nitong tinalikuran. Pero dahil gusto niya pa itong makausap ay pinigilan niya na ito sa siko. Pero winaksi lang nito ang kamay niya kaya napasinghap siya. Huwag mo kong hahawakan. Ayaw kitang makita. Estefan, mag-usap tayo. Bakit? Para saan? Ba't tayo mag-uusap? Wala tayong dapat pag-usapan dahil burado ka na sa utak at puso ko. Magmula nung tinalikuran mo ko sa batis, wala akong kilalang tulad mo. Huwag mo na akong susundan. Umakyat lahat ng dugo sa ulo ko kanina nang makita kita. Hindi napigilan ni Kate ang mapahikbi sa harapan ni Stefan nang marinig ang masasakit na salitang iyon galing dito. Pero wala itong pakialam sa mga luha niya dahil kaagad siya nitong tinalikuran. Galit si Stefan sa kanya. Ano ba dapat ang asahan niya? Nayayakapin siya nito dahil muli silang nagkita? Kung siya oo, yayakap siya dahil nasasabik siya rito. Pero hapdi at sakit kasi ang iniwan niya kay Stefan. Malamang ay yun ang gagawin nito. Ipagtatabuyan siya gamit ang mga salitang parang matulis na kutsilyo na tumutusok sa dibdib niya. Bumalik siya para lang makuhang muli si Stefan. Pero kung may namamagitan dito at sa Beatrice na yon at nagmamahalan ng dalawa, isusuko na lang niyang pag-ibig para sa binata. Kailangan niya lang makumpirma ang bagay na yon. Tatanggapin niya kung pagsasalitaan ulit siya ni Stefan ng masakit bukas. Basta't gagawa siya ng paraan para makausap ito. Para makapagpaliwanag at makahingi ng tawad. Kinabukasan, malungkot ang ngiting gumuhit sa mga labi ni Kate. Habang dinadama niya ang preskong hangin na dumadampi sa balat niya, habang nakikinig sa banayad na tunog ng batis sa kanyang harapan. Narito siya sa lugar kung saan nagtatagpo sila ni Stefan noon. At kung saan nangyari, ang unang pag-iisa ng kanilang mga katawan. Wala na roon ang kubong ginawa ni Stefan para sa kanilang dalawa. Nasira na siguro. Maluha-luha siya habang binabalik-tanaw ang nakaraan. Natigil lang siya nang makarinig ng yabag at mahinang halinghing ng isang kabayo. Russo? Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Kate nang makita si Russo, ang itim na kabayo na alaga ni Stefan. Russo, ikaw ba talaga yan? Oh my God! I miss you! Patakbong lumapit siya sa kabayo. At katulad ng dati nitong ginagawa ay naglakad din ito papalapit sa kanya at hinayaan siyang yumakap dito. Hindi niya kailanman makakalimutan si Russo. Kahit ilang taon na, ang nakalipas ay alam niyang ito nga ang alagang kabayo ng lalaking mahal niya. Namiss mo ba ako, ha? Grabe, ang taba-taba mo naman! Napakakisig naman ng Russo na yan! Napakagwapo pa rin! Manang-mana ka talaga sa suplado mong amo! Natutuwang idinikit niya ang noo sa noo ni Russo. Pagkatapos ay hinaplos niyang makintab nitong buhok. Teka, nasan ang amo mo? Palingalinga siya sa paligid. Bumibilis ang tibok ng puso niya habang hinahanap ng mga mata si Stefan. Nakatakas ka ba? Tanong niya nang makitang wala itong pantali. O, tinakasan mo si Stefan? Sinusungitan ka na rin ba ng taong yon? Humalinghing si Russo kaya't natawa siya. Ako nga rin kagabi eh. Ang sakit kaya ng mga sinabi niya. Pero, kasalanan ko rin naman. Russo, sabihin mo nga, may ibang babae na ba ang amo mo? Totoong, ikakasal na ba talaga siya? Yung Beatrice, ano ba siya ni Stefan? Girlfriend niya bang babaeng yon? Stop being nosy, woman. Pinuto lang naman ang pamilyar na tinig na yon ang mga itatanong niya pa sana kay Russo. Napalingon siya kung saan nagmula ang tinig. Nakita niya sa bandang kanan niya si Stefan na papalapit na sa kanila ni Russo. Napangiti siya dahil napaka-presko nitong tingnan sa simpleng plain white shirt na suot nito at maong na pantalon na pinaresa naman ng boots. Siguro ay galing na naman ito sa pagpapainom kay Russo. Mas gusto kasi ni Russo na maligo sa batis. Stefan? Kinuha nito si Russo at tinalian. Nakita ko siya dito. Saan kayo galing? Si Russo ang tanungin mo.
Suplado nitong sagot na ikinangisi niya. Hindi naman sumasagot si Russo eh. Dahil nandito ka na, pwede bang ikaw ang sumagot ng mga tanong ko sa kanya kanina? My life is private. Hindi mo kailangan malaman kung sino si Beatrice sa buhay ko. Kailangan kong malaman ni Stefan. Putol niya rito. Kasi mahal pa rin kita hanggang ngayon. Ang akma nitong pagtalikod sa kanya habang hila si Russo ay hindi nangyari. Nabigla yata sa sinabi niya. Stefan, mahal kita. May pagtatakang hinarap siya ng binata, nagsalubong ang mga kilay nito. Bumalik ako dahil nabalitahan kong ikakasal ka na. Kay Beatrice ba? Hindi ito sumagot. Supladong nakatingin lang sa kanya. Nakaka-intimidate ang kagaspang ang pinapakita nito sa kanya. Pero dahil mahal niya ang binata, hindi siya nahihiyang sabihin lahat ng nararamdaman niya at kung ano ang mga nasa utak niya. At bakit ka bumalik? Para manggulo? Hindi. Para lang humingi ng tawad sa ginawa ko. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, ipapakita ko na nagsisisi ako sa ginawa kong pag-iwan sa'yo noon. Nahuli ka na. Hindi na kita mahal. Walang emosyong sambit nito na naging dahilan na naman kung bakit nagsibagsakan ang mga luhang yon. Iilang mga salita lang yon pero halos gusto niya nang himatayin sa sobrang sakit. Hindi pa huli ang lahat, Stefan. Hanggat hindi ka pa kinakasal, hindi ako susuko. Babalik ako sa buhay mo. At hanggat kaya kong tiisin lahat ng masasakit na salita galing sa'yo, titiisin ko. Mapatunahin ko lang na mahal pa rin kita. At ayokong mapunta ka sa iba. Gusto mong sa'yo ako mapunta? Para magawa mo ulit yung ginawa mong pangiiwan sa akin nun? I'm sorry, Kate. Gusto niyang matunaw sa tingin nito dahil malamlam na ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Wala nang galit doon. At napakasarap sa tenga ang muli nitong pagbanggit sa pangalan niya. Pinili mong pangarap mo. At noong mga sandaling tinalikuran mo ko, kinalimutan na kita. At ngayon, basta-basta ka lang babalik ng parang walang nangyari. Si Beatrice ang pakakasalan ko. Ngayon palang sumuko ka na. Sa pangalawang pagkakataon, ay iniwan na naman siyang luhaan ni Stefan. Pero hindi pa rin sumusuko si Kate. Tutuparin niyang sinabi niyang hanggat hindi niya pa nakikitang kinakasal si Stefan, ay hindi niya ito titigilan. Hanggang sa natagpuan niya na lang ang sarili kinabukasan na naglalakad at binabagtas ang daan patungo sa mansyon ng mga Villacampa. Nandito na tayo, Miss Kate. Wika ng driver ni Cole na siyang inutusan ng binata na maghatid sa kanya sa mansyon na Stefan. Sige ho, Manong Ray. Balik na lang ho kayo mamaya kapag nagpasundo ulit ako. Tumango ang driver at kagad na iniwan siya sa labas ng mataas na gate. Nakasulat doon ang Villacampa's Mega Mansion. Hindi na nagsayang pa ng oras si Kate. Malakas ang loob na nag-doorbell siya. Wala pang ilang minuto ay bumukas ang gate at natawa siya nang halos lumuwa ang mga mata ng guard na lumabas mula roon nang makita siya. Miss Kate Samonte, ikaw po ba talaga yan? Opo, sir. Magalang na sagot niya. Naku, ma'am. Guard na lang pong tawag niyo sa akin. Miss Kate, pwede pong magpa-picture? Wala pong problema. Kinuha naman ang guard ang cellphone nito at nagpa-picture silang dalawa. Ano po bang sadya niyo sa mga Villacampa, Miss Kate? Si Stefan, hindi niyo lang alam pero magkaibigan kami noon. Gusto ko lang siyang kamustahin. Aba, hindi nagkukwento si Sir Stefan na may kaibigan pala siyang napakagandang artista. Halika na sa loob, Miss Kate. Si Madam Celestina lang ang nasa loob. Dahil nasa hasyenda pa si Sir Stefan, mayamay parating na yon. Nagpatiuna itong maglakad at sumunod naman siya. Habang papasok sa loob ng mansyon ay hindi mapigilan ni Kate ang kabahan. Kilala niya ang Celestina na sinasabi ng guard. Alam niyang yon ang mami ni Stefan. Ganoon na lamang ang pagdoble ng kabang nararamdaman ni Kate. Bigla na lang kasing lumabas sa bahay ang isang eleganteng babae na sopistikadang naglalakad pababa sa hagdan sa harap ng main door ng mansyon. Oh, palabas na pala si Madam, sabi ng guard sa tabi niya. Nagtama ang mga mata nila ng magandang babae. Kumunot ang noon itong tinitigan siya.
Madam, may bisita po si Sir Estefan. I know you. Kaagad na sabi ng babae at hindi pinansin ang guard sa tabi niya. Mabilis na iniwan silang dalawa. Good morning, ma'am. I'm Kate Samonte. Oh, right! Nangislap ang mga mata ng ginang. Ang alam niya ay may katandaan na ito, pero hindi yun mahahalata sa ayos nito. Ikaw yung artista, hindi ba? You're very famous! Hello po. Nginitian niya ito. Gusto niyang mapatalon sa tuwa nang yakapin siya nito at nakipagbeso ito sa kanya. What brought you here? Kilala mo ba kami? Yes po, ma'am. When I was studying here in San Agustin 7 years ago, I heard a lot about you. Kaibigan ko po ang eldest son niyo. Oh, ang aking Estefan? Kaibigan mo si Estefan? Yes po, ma'am. Gusto ko po sana siyang kamustahin. Ah, he's not here. Nasa asyenda pa siya. Dahil may manganganak na namang baka at tumutulong siya doon. But you can wait for him naman dito sa bahay. May lalakarin lang ako pero mamaya na yon. Come inside. I wanna talk to you. Paano ba nakilalang gwapo kong anak? Natawa si Kate sa loob-loob niya. Kung alam lang ito kung paano sila nagkakilala ni Estefan at ano talagang meron sa kanilang dalawa. Pero syempre, hindi muna siya magsasalita dahil makikichismis muna siya tungkol sa naging buhay ng binata sa mga nakalipas na taon. Tutal ay mukhang madaldal naman si Madam Celestina. Talaga, tita? Ang akala ko po ay girlfriend niya si Beatrice. Binuntutan ni Kate ng tawa ang tanong niyang yon. Nagpahanda ang mami ni Estefan ng merienda at ngayon ay kumakain sila habang nagkukwentuhan. Gustong gusto daw nito ang mga pelikula at teleseryeng kinabibilangan niya. At ngayon ay walang kahirap-hirap na nalaman niyang tungkol sa mga pinagagagawa ni Estefan. Ngayon, alam niyang nagsisinungaling ang binata tungkol dito at kay Beatrice. Pero muli siyang kinabahan nang bigla na lamang itong sumulpot at naabutan sila ni Tita Celestina na nagtatawanan sa living room. Oh, anak! Nandito na ang friend mong si Kate. Grabe ka naman, anak! You didn't tell me that you're close to this young and beautiful actress! Nakakatampo ka, ha? Lumapit kay Estefan si Tita Celestina at hinalikan sa pisngi ang pogi nitong anak. Si Estefan naman ay nagtatakang nakatingin lang sa kanya. Halatang gulat na gulat dahil nakita siya sa loob ng mansyon ng mga ito. Naalala niya pa noon ay pinipilit siya nitong ipakilala sa pamilya nito. Pero dahil nakiusap siya na gawing pribadong tungkol sa relasyon nilang dalawa, ay hindi nangyaring nakilala niya ang pamilya nito. Nagsisisi na talaga siya ngayon sa lahat ng mga maling desisyon niya noon. Ikakasal pala, ha? Nang hahamong tingin na nilapitan niya si Estefan, nang sandaling iniwan sila ni Tita Celestina at hinayaan silang makapag-usap. Alam ko na walang namamagitan sa inyo ng Beatrice na yon. Walang paalam na ikinawit niya sa batok ni Estefan, ang kabilang kamay niya at ang kabilang palad niya naman ay inilapat niya sa matipuno nitong dibdib. Bakit mo siya hinalikan sa harap ko? Bakit ka nagsinungaling tungkol sa inyong dalawa? Nakakatakot ang pagtiimbagang ni Estefan nang bumaba ang tingin nito sa labi niya. Magkalapit na magkalapit ang kanilang katawan. Damang-dama niya ang init na inilalabas na mga katawan nila at wala siyang pakialam kung napapatingin man sa kanilang iilang mga kasambahay na napapadaan sa living room. Para ba pagselosin ako, ha? Estefan? You're wrong, Kate. Matigas ang tinig na sabi nito, pero hindi man lang nagpapakita na naaapektuhan sa bawat haplos niyang umaakyat na sa magaspang nitong panga. Ang sabi ng mami mo, wala kang pinakilalang girlfriend sa kanila. Ako pa rin ba, Estefan? Wala na akong nararamdaman sa'yo. Talaga? Mapakla siyang natawa. Halata naman, napapakurap ito kapag pinipisil niya sa braso. May epekto pa rin pala ang mga haplos niya dito. Pakipot ka pa ba? Ako na nga itong lumalapit. Marahang tinulak siya nito papalayo sa katawan nito. Stay away from me. I'm busy. At magtatalikuran na naman sana siya nito pero maagap siya at nahilay niya ito sa damit. Mahal mo pa ako, Estefan. Nakikita ko sa mga mata mo. Mabilis na nakatayo na ulit siya sa harapan nito.
I'm sorry kung iniwan kita noon. Pero if you would take time na makinig sa mga paliwanag ko, maiintindihan mo rin. Sige nga, magpaliwanag ka ngayon kung bakit ka umalis. Kung bakit mas pinili mo ang karir mo. May nangyaring... Hindi natuloy ni Kate ang sanay sasabihin nang bigla na lamang silang makarinig ng tili mula sa main door ng mansyon. Estefan, my love! Beatrice? Piping bulong niya sa isipan. Umakit na yatang dugo niya sa ulo nang makitang yumakap kagad ito kay Estefan. At dahil hindi niya kakayaning manood sa kalandian ng babae, ay mabilis na hinila niya si Estefan papalayo rito. Hey! What are you doing? Naiinis na tanong ni Beatrice sa kanya nang ikinawit niyang muli ang mga kamay sa batok nito. Walang pakialam sa presensya ng babae. Babalik ulit ako bukas dahil magpapaliwanag pa ako. Huwag na huwag kang magkakamaling magpakasal sa babaeng to, Estefan. Ha? Huh? How dare you? Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan. Sino ka ba sa buhay ni Estefan, ha? Inirapan niya lang si Beatrice. Nang tingnan niyang muli si Estefan, ay nakita niyang napangiti ito pero kagading binura ang mga ngiting yon nang magkatinginan ulit sila. Pinaglalaroan yata siya ng lalaking mahal niya. Basta, mahal pa rin kita. Alam kong ganun din ang nararamdaman mo. Liligawan kita kung kinakailangan. I'll do everything para sa akin ka mapunta. And without any words, sinakop niya ang labi ni Estefan sa harap ni Beatrice. Hindi naman umangal si Estefan sa ginawa niya, pagkusay naramdaman niya pa ang pagpisil ng mainit nitong kamay sa bewang niya. Ilang segundo rin ang tinagal ng pagdampi ng mga labi niya sa labi ni Estefan at sumabog ang bulta-bultahing kuryente sa loob ng kanyang katawan dahil doon. Sobrang kinilig siya. Umalis siya ng mansyong yon na napupuno ng sayang puso niya. Uy, nandito na naman si Miss Kate. Nako, pamatay na kilig na naman ang hatid dito sa mga trabahante rito sa asyenda. Nako, Sir Estefan, nandito na naman ang maganda mong manliligaw. May dala na namang masarap na ulam. Yan ang kansyawan sa loob ng Hacienda Villacampa habang papasok pa si Kate. Bitbit ang ilang mga Tupperware na dala niya na may lamang mga pagkain. Nakakatatlong araw na kasi siya ngayon sa pagbibisita sa Hacienda dahil nga kukulitin niya si Estefan para makuha itong muli. Kate? Supladong tiningnan siya ni Estefan nang lumabas ito galing sa bahay pahingahan. Pinagluluto na naman siguro nito ang mga trabahante nito. Napakabait nga naman ang amo. Good morning, my love! Lumapit siya sa binata. At kahit napawis na pawis ito dahil sa sobrang init, ay hinalikan pa rin niya sa pisngi. Napakabango pa rin naman. Sinabihan na kita na huwag nang pumunta rito. Mainit. Dahil sa sinabing yun ni Estefan, ay napagdikit niya ang mga labi. Lalo pat nagtilian ng mga trabahanteng babae roon. Huwag mo naman masyadong pinapahalata na nag-aalala ka sa akin. Kinikilig sila. Nag-iwas lang ng tingin si Estefan. Pa-hard to get pa talaga itong gwapong mahal niya. I brought some steak for you. Puro ka nalang kasi gulay dito. Sinundan niya si Estefan nang pumasok ulit ito sa bahay pahingahan. Sinabing wag na. Nagpapagod ka lang. Okay lang. Para sa'yo naman to. At saka pwedeng ishare mo na rin to sa mga tauhan mo. Okay. Iwan mo na lang dyan. Salamat. Anito at muling binalikang tingin sa niluluto. Napalabi siya ng hubarin na nito ang t-shirt na suot. Ang mga abs nito ay parang pandesal sa umaga. Kay sarap papakin. Pwede ka nang umuwi. Mainit dito sa asyenda. Ayoko nga. Gusto pa kitang titigan eh. Hindi na ulit ito nagsalita at hinayaan siyang manatili. Hindi pa siya masyadong kinakausap ni Estefan. Pero alam niya sa sarili niyang binibigyan na siya nito ng pagkakataon na patunayang muli ang sarili niya. Kate! You're drunk! Malutong na napamura si Estefan nang makabalik siya sa bahay pahingahan galing sa dairy farm. Binisita niya lang sandali ang mga baka na kapapanganak pa lang. Tapos heto na ang naabutan niya. Si Kate, nakikipag-inuman sa mga tauhan niya sa asyenda. Nako, hindi na nagpaawat si Miss Kate, Sir Estefan. Naparami na po ang inom. Si Aling Pasing na nasa tabi ng dalaga.
Problemadong napahilot sa batok si Stefan. Gusto niyang matawa sa itsura ng babaeng hanggang ngayon ay mahal niya pa rin. Mapungay ang mga mata nito habang nakatingala sa kanya. Stefan, lasing na ako. Kasi naman eh, iniwan mo ako dito kanina. Lihim na napalunok si Stefan. Napaka-cute ni Kate. Pulang-pula ang mukha nito, hindi pa rin nagbabago. Napakakulit. Halika na. We need to go home. Home? Sa mansyon nyo? Nako, baka mahuli ako ng mami mo. Ang akala niya pa naman friends lang tayo. Ang hindi niya alam, gusto kitang rapin kasi nga ayaw kitang ikasal sa iba. Nagtawanan ang lahat ng tauhan doon, kaya't natawa na lang din siya. Para wala nang marinig na kalokohan galing sa dalaga, ang mga tauhan niya ay mabilis na binuhat niya ito at dinala sa kotse niya. May kalayuan ng mansyon sa asyenda kaya hindi siya matigil sa kakangiti habang kumakanta si Kate sa loob ng kotse niya. Kahit pilit niya palang itago, alam niya sa sarili niya na si Kate pa rin ang laman ng puso niya. Niminsan ay hindi niya hinayang ibaling sa ibang paningin niya kahit napakaraming babae ang nakapaligid sa kanya. I hate my life, Stefan. Nilayo ako ng tadhana sa'yo. Yon ang mga salitang naririnig niya habang hinihiga niya si Kate sa malambot niyang kama. Plano niyang bihisan ng dalaga. Wala naman itong maitatago pa sa kanya. He claimed her over and over again before. Nakita at nahawakan niya na lahat ito. Life is so cruel. Hindi nila ako hinayaang makasama ka sa loob ng ilang taon. Kahit na hindi na magpaliwanag si Kate, nung iniwan siya nito, ay nalaman niya kung ano mga dahilan kung bakit ito umalis. At naiintindihan niyang mas pinili nito ang pangarap kesa sa kanya. Nagpaubaya si Stefan. Hinayaan niyang tuparin ni Kate ang pangarap nito. Pero 7 taon na siyang naghihintay sa muli nitong pagbabalik. Sapat na yon. Mababaliw na siya kung tatagal pa ng 10 taon. Labis siyang nahirapan sa paghihintay rito. Ilang beses niya na itong gustong puntahan at patigilin sa pag-aartista. Ni hindi siya nanonood ng mga pelikula nito dahil ayaw niyang magselos sa mga ka-love team nito. Plano niya talaga na ikalat sa bahay ng San Agustin na naghahanap siya ng babaeng pakakasalan. At dahil kakampi niya si Yaya Puring, ay inaasahan niyang darating kay Kate ang balitang yon. At nagtagumpay nga siya. Bumalik si Kate dahil mahal pa rin siya nito. Nang mahimbing na natutulog na ang dalaga, ay iniwan niya ito at natulog siya sa guest room. Bukas ay pag-uusapan na nila ang tungkol sa kanilang dalawa. Pero muling nasaktan si Stefan nang magising siya kinabukasan at narinig niya si Kate na nakikipag-usap sa mami nito. Dinig na dinig niya kung paano sigawan si Kate ng ina nito mula sa kabilang linya. At nang marinig niyang babalik si Kate sa Maynila ay napailing siya. Hindi niya nahahayaang makalayo pa si Kate sa kanya. Kailangan niyang makagawa ng paraan para mamiling muli si Kate. At kapag siyang pinili nito at napatunayan niyang mahal nga talaga siya ng dalaga, nangangako siyang iingatan niya ito habang buhay. Kate, aalis ka? Tanong ni Cole kay Kate nang maabutan siya nitong nag-iimpake sa loob ng kanyang suite. Oo, Cole eh. Sisiputin ko lang ang press con ko mamayang gabi. May upcoming movie ako, hindi ba? Nagalit si Mami kasi nalaman niyang wala ako sa Manila ngayon. Oh, napakamot si Cole. I see, pero nabalitaan mo na ba? Si Stefan, mamamanhi ka na kay Beatrice mamayang gabi. Ano? Gulantang niyang tanong. Pero Cole, nag-usap na kami kaninang umaga. Sinabihan ko siya na hintahin ako. Sino bang nagsabi sa inyo niyan? Si Nina, remember? Best friend niya si Beatrice. Napamura talaga si Kate. Hindi siya makapaniwala. Gulong-gulo na ang utak niya dahil hindi niya kayang mas magalit pa ang mami niya at ayaw niya itong paghintayin. Pero paano naman siya? Paano na ang puso niya? Kagatlabing napapasabunot sa buhok si Kate at hindi na talaga alam ang gagawin. Nakakabwisit. Sa pagkakataong ito ay pinapapili na naman siya ng tadhana. Pero ayaw niya nang pagsisihan ang mga susunod niyang gagawin.
Wala sa sariling iniwan niya ang mga naimpake niyang damit at nagbahatid sa driver ni Cole patungo sa mansyon ng mga Villa Campa. Sinabi ng guard na naghahanda pa raw si Stefan at ang pamilya nito dahil may importanteng pupuntahan. Alam niya na kay Beatrice tutungo si Stefan. Galit na tinungo niya ang living room ng mansyon at doon ay naabutan niyang pababa na sa hagdan ng eleganteng si Stefan na nakasuot ng mamahaling suit. Handa na talaga siguro sa pamamanhika nito. Saan ka pupunta? Luha ang tanong niya at sinalubong si Stefan na walang emosyong nakatingin sa kanya. Magpupropose na ako kay Beatrice. Bakit? Stefan naman! Malakas na sigaw niya at walang pakialam kung may makarinig sa kanya. Ang sabi ko pupuntahan ko lang si Mami. Pagkatapos babalik din agad ako sa'yo. Tapos ngayon bigla kang aalis dahil mamamanhikan ka sa ibang babae? Hindi ito nagsalita at nakatingin lang sa mga mata niyang hilam sa luha. Sa sinasabi mo ngayon, Kate, alam kong karir mo na naman ang pipiliin mo. Hindi na ako aalis! Putol niya kay Stefan. Hindi ako aaten sa press ko na yon. Hindi ko sisiputin si Mami. Malakas na napahugulhul siya dahil alam niyang masasaktan ng ina. Pero sa pagkakataong ito, alam niya na kung sino ang dapat piliin. Tutal, ay marami na siyang nagawa para sa pamilya niya. Panahon na siguro para pagbigyan niya ang puso. Ayoko magpakasal ka sa iba, Stefan. Akin ka lang. Pakiusap. Mahal na mahal kita. Hindi na ako haalis. Dito lang ako sa tabi mo. Titigil na ako sa pag-aartista kung yun ang gusto mo. Ayoko nang mahiwalay sa'yo. Halos hindi niya na masabi nang maayos ang mga salitang yun sa labis na pag-iyak. Hanggang sa niyakap na siya ni Stefan at hinalikan sa mga labi ay ganoon pa rin. Iyak siya ng iyak. Mahal na mahal din kita, Kate. Ang gusto ko lang naman ay maramdamang mahal mo ako. Na balang araw ay ako din ang pipiliin mo. Sinabi ni Stefan sa kanya na parte lang ng plano nito ang lahat ng ito. Totoong may gusto si Beatrice dito. At kung ang karir pa rin niyang pipiliin niya, ay totoong papakasalan nga daw talaga nito si Beatrice. Pero walang alam si Beatrice sa sinasabi ni Cole na pamamanhikan. Umarte lang daw si Cole kanina para makapag-isip siya kung sino ang babalikan niya. Hinampas niya sa dibdib si Stefan sa inamin nitong yun kaya naman natawa na lang ang binata. Matalik na magkaibigan pala si Cole at Stefan. Ito ang inutusan nitong magbantay sa kanya sa Maynila. Pero nandito na ulit ako sa tabi mo. Ikaw ang pinipili ko. Hindi ka na ba pakakasal sa iba? Naluluha niyang tanong kay Stefan. Hindi na. Nakapili na kasi ako ng babaeng pakakasalan. At syempre, dahil pinili mo ko, top 1 ka na sa list. Hinalikan siya nito sa noo at nakaramdam siya ng labis na pagmamahal mula rito. Nakabalik na siya kay Stefan at kahit na anong mangyari ay hindi niya pagsisisihan ng naging desisyon niyang manatili sa tabi nito. Pagbibigyan niyang sarili at puso na makapiling muli ang unang lalaking kaniyang minahal. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!